Hello guys, welcome sa channel natin. Ngayon ang gagawin natin ay magko-cultivate tayo ng ating pananim na kamatis. O paano nyo ba malalaman kung kailangan nyo na mag-cultivate ng inyong tanim? Try nyo lang diinan gamit yung daliri ninyo. Ngayon pagka medyo matigas-tigas, yun na po yung panahon para kailangan nyo na i-cultivate yung inyong pananim. Ang purpose po ng pag-cultivate ay para maganda yung magiging aeration ng ating pananim. So pag nagdilig tayo, mabilis bumaba yung lupa. At isa pa yung dahilan ay para karoon ng oxygen ng ating pananim. Yung pag-cultivate natin, isama na rin natin yung pagdadagdag ng lupa. Kung mapapansin nyo yung mga balahibo na yan, pagka nilagyan nyo yan ng lupa, magiging ugat po yan. So isang paraan din yon para mapatibay po yung ating punong kamatis. So yung minsan yung iba agad-agad natutumba. So ito po yung purpose nun. So kailangan nating dagdagan ng lupa at least man lang kalahating dangkal yung punong kamatis natin. Ang susunod naman natin gagawin ay yung pagpupruning. So kung makikita nyo yung ating mga tanim ay may mga side shoots, yun yung mga lumalaki sa pagitan ng sanga at nung dahon. So kailangan po natin yan tanggalin. At kung meron din kayo nakikita ang mga namumulaklak na at malilit pa yung mga pananim natin, ay kailangan din po natin tanggalin agad yon. So ang purpose po ng pagtatanggal ng mga side shoots na yan ay para mag-concentrate siya sa paglaki at saka yung pagtaba ng ating puno ng ating tanim na kamatis. So yun po yung purpose ng pagpupruning. So ang pangatlo naman ay pag medyo malalaki na sila, kailangan na natin silang lagyan ng support. Depende po yan sa klase ng tanim natin kung indeterminate po yan o determinate na klase ng kamatis. Yung sa kabilang tanim ko po namin ay indeterminate po yan. So medyo matataas po yan. At kailangan nila ng mas mataas na support yung kung hanggang saan sila lalaki. Ito namang kabila ay determinate po to. Kaya mas mababa po yung ginawa kong pagsasabitan ng kanyang support. At least mga isa o tatlong dangkal. Yun na yung panahon para lagyan na natin sila ng support. Maganda kung nasa at least man lang 3 ply or 4 ply yung ating bibilin na klase ng twine na tali, pang twine natin sa ating tanim. Kasi pag maninipis yung bibilin natin na support, madaling masugatan yung ating pananim na kamatis. Samantalang kapag medyo makapal siya, yun, hindi masusugatan yung ating pananim na kamatis at the same time matibay din yung ating biniling support sa ating kamatis. So yun po yung tip number 3 natin. Kailangan nating supportahan agad, lagyan ng twine, ng string o anumang tawag natin, o ang tawag natin dun ay black twine. So yung tip number 4 naman natin ay yung pag-aabono. So maraming paraan kung paano mag-abono ng kamatis. Isa na yun dun yung organic. Kung pansariling konsumo lang din naman natin, o kaya syempre kung mas inuuna natin yung benefits ng pagiging organic ng halaman natin, maraming paraan para gumamit ng organic na fertilizer kagaya ng backyard compost pit natin. Kung gagawa tayo ng compost pit, so malaking tulong din yon. So nasa sa inyo kung ano yung gagamitin ninyong fertilizer. Meron tayong organic fertilizer, meron tayong commercial fertilizer. So nasa inyo kung ano yung availability ng mga products na to. Kung mas maraming organic fertilizer sa inyong lugar kagaya ng ipot ng manok, so yun yung doon kayo, yun yung pipiliin ninyo syempre kung saan tayo makakatipid. Ngayon kung wala naman, pwede naman tayong bumili ng commercial fertilizer sa mga agricultural supply. So andyan yung urea, triple 14, triple 16, NPK, yung mga ganun na fertilizer. Sundin lang po natin yung tamang araw ng pag-fertilizer. Sa amin dito, every
2 weeks, so every 14 days kami nag-fertilizer dito. Kasi minsan may nabibili kaming ipot ng manok. Ang ginagawa namin ay binibilad muna namin yon, tapos na-apply namin sa aming pananim na lupa sa first week, kung sakaling first week kayo maglalagay. And then sa second week, yun yung commercial fertilizer ang nilalagay namin. Every 14 days usually ang pag-abono, based sa experience namin, yun po yung ginagawa naming routine. So every 14 days, nag-aabono po kami. Okay, so hindi ko na sasabihin ko ano yung mga ginagamit namin, pero yun po talaga yung kadalasang para sa amin na yun po yung ginagawa namin every 14 days lang bago mag-abono. And then ang tip number 5 ay paano pagka hindi gaanong mahangin, tapos namulaklak na sila pero kunti lang yung bunga. So ang tip natin doon ay yung pagpapagpag ng mga bulaklak. Ang ginagawa ng iba ay gumagamit sila ng electronic toothbrush or electric toothbrush na ay mga sira na, ay hindi na ginagamit na pang-brush yun. Pwede, basta mapag-vibrate lang yung bulaklak. So hindi ito applicable sa malakihang taniman. Ina-advise lang to sa backyard lang na garden kasi mas kukunti yung ating applyan lang ganun. Okay, so halimbawa mga 30-50 na piraso lang na kamatis, pwede yon. Pero pag isang hektarya, aabutin tayo ng siyam-siyam pag gagawin natin yon. So ang ginagawa po namin dito ay iniisa-isa ko siyang pinapagpag, uniyuyug-yug, para yung tinatawag nating pollination ay mag-work sa bawat isang puno na to. Okay, so kung makikita niya pag pinapagpag niyo siya, para may mga powder na kayo nakikita na nalalaglag. Yung purpose nun ay para ma-pollinate yung kanilang mga bulaklak. Magtataka na lang kayo pag lagi niyong ginagawa yung pagpapagpag na yon. At pag namunga na sila, halos kompleto lahat ng bulaklak nagiging bunga. Okay, so yung isa yung sa tip natin, pagka mahina yung hangin o kaya walang hangin, at namulaklak na sila, kailangan nyong gawin yon. O kung wala naman kayo nakikitang masyadong bubuyog na isang paraan din ng pollination, yun po talaga yung pinakamagandang gawin natin, yung pagpapagpag. Okay, so yun lang guys, yun yung 5 tips natin para mas maging produktibo at mas maganda yung pamumunga ng ating pananim na kamatis. Okay guys, so hanggang doon lang po yung ating tips para sa ating kamatis. So kita-kits po tayo sa next na video.